si Kristo ay tunay na Diyos at siyang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Apat na P ang kailangan ng tao para ang tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Apat na P ang kailangan ng tao upang siya ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi niya dito sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman sa inyo. Itong mga katotohanan ito nagmumula sa Biblia, mula sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Nasabi ng Biblia na ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Ito'y tinapusan ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Tinapos niya ito, binayaran na ito ng ating Panginoong Hesukristo, kaya ang kaligtasan ay libre sa pamamagitan lang ng apat na P upang makamtan natin ang kaligtasan. Yung tinatawag nating pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, pagtanggap kay Kristo personal sa inyong puso, buksan ang inyong puso at anyayan si Kristo pumasok sa inyong puso. At pangapat na P, may susulat ang inyong pangalan sa aklat ng buhay. Itong mga katotohanan ito ay napakaliwanag dito sa banal na kasulatan, kaya hindi maaari itong tanggihan ng kahit sino pong mga tao. Sapagkat itong Biblia ay salita ng Diyos at ito'y malinaw na nagsasabi na kung ang sino man sa kanya ay sasampalataya at mananalig kay Kristo bilang Diyos at Panginoon ng kanyang buhay, ang sabi ng Biblia ay maliligtas. Kaya itong mga katotohanan ito ay hindi natin maaaring tanggihan. Kaya hinahamon ko kayong lahat sa umagang ito, magsisi kayo, talikuran ng kasalanan, at tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas upang may sulat ang inyong pangalan sa aklat ng buhay. Kaya mag-desisyon kayo sa inyong buhay, magsisi at tumalikod sa kasalanan. Salamat po sa inyong lahat. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo.